So ayan guys, ito po muli si Broker na din. So ayan, bibigyan ko kayo ng isang tips, isang tip tapos ano, yun, with S. So ayan, so ibibigay ko lang sa inyo, isa sa mga reason minsan kung bakit nakakancel yung ating account sa ating pagkuha ng bahay ay ang pagre-resign natin sa trabaho. Ayan. So, isa guys sa mga importante nating isipin, matandaan po natin na ang ating property na kinuha, lalo na kung during ano ka pa lang, equity period, ay huwag na huwag po kayo mag-resign. Kasi, lalo na kung pag-ibig yan, pag nag-resign po kayo, wala kayong ipapasang documents. Wala kayong si pag-ibig ay magsi-CI. So, isa sa mga dapat yung gawin ay kung gusto niyo talaga mag-resign ay ipa-take out niyo muna yung kinuha niyong bahay. Kahit po sa bank. Kasi pag-take out na kasi, nagmamonthly na kayo doon. Kaya nga sabi ko nga, kahit may pambayad kayo dyan, kung wala kayong requirements, paano kayo ma-approve, 'di ba? So ganun po ang ano, ang kadalasan na nangyayari sa mga buyer, nahihirapan sila, 'di ba? Kasi minsan tayo yung gumagawa ng problema natin. Kung tutusin, kasi may medyo ano nga 'yan, lalo na kunyari magsisiyahin si pag-ibig, tatawagin doon sa company. O, sino ngayon ang kukontakin niya doon kung wala ka na doon? Diba? So, kailangan guys, tiisin nyo muna hanggat hindi na nati-take out yung inyong bahay. Sayang po minsan ang ating pinaghirapan dahil dyan sa yung minsan biglang desisyon natin. Kasi minsan, diba, lilipat tayo. Hindi naman kaagad tayo mabibigyan ng certification, di ba? Yung COEC na tinatawag. Kasi yung iba dyan, hirap silang kumuha ng mga kung ano pa yung kunyari, payslip siguro, possible makukuha pa natin yan. Pero yung iba po, yung pagbagong company po, hindi pa sila nagbibigay ng ano certification. At saka si bank po, meron minsan nagkakaroon sila ng tawag nito, yung kailangan may ano ka doon na nagstay ka na, tumagal ka na ng 5 years, ganyan. Kasi yung isa kong hawak na developer, ganun ang ginawa. Tatanungin ka pa, ilan taon ka na doon? 3 to 5 years, ganyan. So yun, so pag umalis kayo doon, yan. Wala kayong mapapasang requirements, wala kayong mapapasang payslip. So anong mangyayari? Di po ba? So yun guys, so pagka na-take out na kasi, ayan, at ako dyan eh, meron naman kayong naipon pa, o kaya nyo i-sustain, hulugan yung bahay nyo. Hindi yung during requirements pa lang, wala na, resign. So yun, so siguro, kailangan isaalang-alang din natin yung pagkuha natin ng bahay na huwag agad padalos-dalos ng pagre-resign. Kasi mahirap mag-produce ng requirements sa trabaho. So yung lamang guys, ayan. So I hope na may nakuha kayo sa video na ito. Ayan, huwag na huwag po mag-resign hanggat hindi natin take out ang bahay. Ayan, isa po yan sa mga dapat yung gawin kapag na kumukuha kayo ng property na hulugan. Yun lamang po. Ito po muli si Broker Nolin. Bye!